Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective love reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yon. My next readings pa naman po tayo. So again, this is for collective kapalaran sa pag-ibig. Let's start your reading. One last shuffle. Simulan na po natin agad-agad. If you want personal reading, Jing Tarot Reader, search nyo lang po sa Facebook. Ayan, siya yung pwede magbigay ng personal reading sa inyo. Okay, main energy mo is the Sword and Rose. Meron kang, I don't know, yung iba sa inyo, these are emotions na kina-cut off mo eh. Parang ayaw mo nang malaman, or hindi ka na sure kung gusto mo pa mong malaman yung totoo. Pagdating sa emotions mo, maybe you're moving on and you're having faith at the same time. Nagtitiwala ka lang sa connection pero at the same time, you're moving on. Yung parang hindi mo alam kung halimbawa ni-reveal ba ng person na ito yung kanyang sarili sa'yo. This could be a past person, nakakonnect mo. Pag ba sinabi niya yung totoo sa'yo, anong gagawin mo next? You don't know what to do next, no? Actually, hindi mo rin alam. Kasi for now, mas pinoprotektahan mo yung sarili mo, yung kung ano yung mga meron ka ngayon, kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, tinutuloy-tuloy mo na lang eh. I can see you having this solidarity. Pagdating sa success, mas nakikita natin, mas nakukuha mo na yung mga success, yung mga dating hinahangad mo, ngayon nakukuha mo na siya. And I can see you being more stable, okay? Financially, okay? And dahil dito, pagdating sa past person na ito, I feel like you're not so sure kung ano pa bang gagawin mo or anong mangyayari sa connection ninyo. Hindi mo alam, pero nagtitiwala ko lang. The Cupid's arrow is here at the bottom of the deck. May iba sa inyo, continuous yung connection, communication, but with the coffin, marami nang nabago, especially with the self-indulgence. Mas nagpo-focus ka na sa sarili mo, and the golden mirror is here because ayaw mo ng narcissist na tao eh. So nakikita natin, you're having healthy choices. Narealize mo yan eh. Ito person na ito, nakakonect ko, very narcissist. Itong person nakakonect ko, ito siya, masyado siya mababa, masyado niya dinadown ng sarili niya. So I don't feel like I need this person anymore. Maaring noon, akala mo kailangan mo siya, gusto mo siya, pero this time around, mas nakikita natin na mas pinoprotektahan mo kung ano yung mga meron ka na. Nagkaroon ka na ng clarity eh. Nagkaroon ka na ng parang sa buhay mo, sa sarili mo, nagkaroon ka ng lesson sa buhay mo, na parang this time around, you're stronger eh. You're not wanting this person anymore. Mas noon, mas nakukuha natin yung energy mo ng want. Iba yung want eh. Gusto mo tong person na to. But now, hindi ka na 100% sure about that. Na anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung just in case dumating siya sa buhay ko, hindi ko na alam gagawin ko eh. So, you're focusing on your stability. So, yung person na kakonect mo, sino ba to? Sino ba tong person na kakonect mo? For collectives, please. For collectives, please. Sino ba tong person na kakonect mo? For collectives, please. Sino tong person na kakonect mo? For collectives, please. We do have your hand of cards. For some of you, you're dealing with two or more people. So, meron ka pang ibang kakonect. Nakakamoy ako ng itlog. Actually, nakakakita ko. It's scrambled egg. This could be a reading. Anyway, pwedeng may iba ka pang kakonect sa buhay mo. There's options. And itong person na kakonect mo, we do have your twin flames. Could be dealing with the twin flame, but pwede rin hindi. Could be dealing with your twin flame. If you're dealing with the twin flame, nakikita natin na maraming toxicity ang inaayos niya ngayon with the healing heart. Pagdating sa love, nandun yung love sa inyo na itong twin flame na ito. Pero yun nga eh, meron siyang obstacle na kinakaharap ngayon. Sobrang nahihirapan siya. Okay, yung iba sa inyo, you're dealing with two people in your life. Anong nasa isip mo regarding your person? Ano nasa isip mo regarding sa person na ito? You do have your stab in the back and the snake is here. Girl with the snake, heart with... If you're dealing with the two people, definitely yung isa doon hindi mo masyadong trip. Hindi mo masyadong gusto. Hindi mo masyadong feel. And this person gusto mong alisin sa situation with the stab in the back. I feel like kahit masaktan mo tong person nito, you don't care. Kasi you see this person as the snake. Parang ikaw yung
ano niya eh, inuto, ikaw yung niloko, ikaw yung hindi mo nagustuhan yung energy nito person, ta maybe late mo nang na-realize, but I feel like for some of you, willing kang i-cut off itong person na ito with a girl, with a snake. Again, the snake is here. So, gusto mo i-cut off, tapusin ang connection mo with the snake. Why? Kasi gusto mong i-open ang sarili mo with a heart, with a kiss sa person na maybe kakonect mo pa na isa. Gusto mong i-open ang sarili mo sa iba. Yung iba naman, kahit walang iba pang kakonek, you just want to free yourself from the toxicity. Gusto mo lang i-free ang sarili mo sa mga toxic na hatid sa'yo nitong the snake na to, which is the person that you're dealing with. You're focusing on money. You're welcoming the separation. Iba sa inyo, maybe you are still in a relationship connected with the snake and you want separation sa inyong dalawa because you're ready with abundance, you do have money, or eto na, sabi ko nga sa iyo, yung iba sa inyo, maybe you're already stable dahil sa stability mo na yan, parang okay ka na, tanggap mo na, or kung matatapos yung connection nyo nito ni the snake, you are ready sa sarili mo. Okay, wait lang po. Okay, sorry about that. So anyway, ano na sa isip ng person nito with you? This person wants to talk with the girl. Gusto niya makipag-usap, pero umiiwas siya sa pakikipag-usap. This person is, we don't have your sunglasses. Nakatingin siya sa'yo eh. Pinagmamasan ka niya or lagi kanya pinapanood eh. Kailang hindi niya sinasabi yan eh. This person is nakapasid sa social media mo and sa kung ano man nangyayari sa buhay mo. Maybe your stories, Instagram, whatever, kung ano man ang social media mo. Nandiyan siya eh. This person wants a conversation with a coffee cup. Gusto niya makipag-usap. But, you know, ang problema kasi dito sa person mo, feeling natin nilaro ka niya eh. Hindi siya naging honest sa'yo. Hindi siya naging open sa'yo. Parang, nagkaroon siya ng strategy pagdating sa'yo. But, you know, hindi niya pinakita kung ano talagang intention niya eh. Pero gusto niyang makipag-usap. Iba sa inyo, until now, nandito pa rin naman yung communication, hindi pa rin naman completely natatapos. Pero may pag-iwas na ginagawa itong person na ito. For those of you dealing with your twin flame, nakakita ko dealing with their twin flame. I can see possible union. Possible union, kaya lang nasasaktan si person mo ngayon, hindi siya okay, hindi siya masaya. Meron siya mga wounds or something na pinagdadaanan na kaya siya nasasaktan ngayon, nahihirapan siya. Inaayos niyo muna. Okay, so emotions mo towards your person. Emotions mo towards your person for the collective, please. Ano ang emotion mo para sa person mo? Emotion mo para sa person mo, we do have here the Phoenix. Medyo nagbago eh. Medyo nagbago na yung paningin mo. Sabi ko nga sa'yo, maaring ito dati, gustong-gustong mo itong person na ito. With the photograph, this could be a person from the past na gustong-gusto mo. Gustong-gusto mo yung person na ito. You do love this person with the kisses. Gusto mo itong person, pero medyo nagbago na eh. Nagbago na yung way mo ng pag-iisip eh. You do have here the mask. Parang, ayaw mo na naloko, ayaw mo na ng tago whatsoever. Bahala ka sa buhay mo. I want freedom from the toxic relationship or connection. So, kung ano man yung toxic sa buhay mo, tinatanggal mo yan. You're more focusing on your stability, on your job, on your career. Wala kang pakialam dito sa mga taong to eh. Kung ito ay lolokohin ka lang, punong-puno lang ng toxicity at hindi lang rin magiging honest sa'yo regarding sa emotions nila, bahala sila sa buhay nila. Basta ako magpo-focus ako sa career ko, sa finances ko. Ano naman ang emotion ng person na ito for you? You're dealing with a soulmate. We do have your mirror. Pareho kayong, di ba, ang question natin is the emotions. Kung ano emotion mo sa kanya ngayon, yun din na nararamdaman niya. Kung mahal mo pa yung person mo, mahal ka pa rin niya. It's just that, nagpipigil siya eh. The addiction is here. Nagpipigil siya because feeling niya hindi siya enough. Marami siyang hinahanap sa sarili niya. Okay? Ayaw niya nang na-obsess, pero na-obsess siya sa'yo. So, what will happen in the near future for the both of you? Okay. A lot of transformation. Maraming mababago. Itong person na ito, if you're dealing with a single person, continuous yung pagiging single dito.
may relationship pero masyadong narcissist yung, masyadong hindi niya nakikita ng potential yung another relationship. May other person or other people nakakonect ito person ito pero hindi natin nakikita nag-work out. Ito maybe that is a past person, nakakonect pa niya. Pero hindi ko nakikita nag-work out, hindi ko nakikita na makikipag-relation. Kung siya ay single, hindi ko nakikita makikipag-relation siya doon. Kasi nakikita niya yung kasamaan, yung hindi kagandahan ng person na yon, yung kung ano man yung mali sa kanya. So itong person na ito, mas nai-enjoy niya yung sarili niya being single. Okay? But if you're dealing with another relation, with this person na is still in another relationship, I can see your person is not happy sa relationship na yon, with a heartbroken and karmic relationship. Pero mas nagpo-focus siya sa pag-work out sa kanyang buhay. Pero yun nga, paulit-ulit na pangyayari ang nakikita natin sa kanila. Not unless alisin niya yung sitwasyon niya or yung relasyon na yon, paulit-ulit lang yung nangyayari sa kanila. I can see you moving on though. You're moving on. Okay? You're moving on. I can see completion sa'yo. Mas mamahalin mo yung sarili mo in the near future. I can see a lot of separation pagtapos sa isang connection with the talking. And you're just having faith na naman dito with the Cupid's arrow. Hindi ko nakikita ang maghahabol ka with the chaser dito sa union. If you're dealing with the twin flame, you know there's union. Pero hindi para i-push mo, no? Ayan, no? Kasi mas nagkakaroon ka ng union with money, stability with money. Hindi stability with your person. Okay, thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all and bye-bye.